Hello Philippines and hello world! Another updates kung saan ang graft and corruption ay unti-unti na nga pong sumisingaw sa katatapos lang na Miss Universe 2023 pageant. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And for today's video, kung saan ito na nga, no, may mga record na pong nailabas, no, na napag-alaman na wagi ang Pinoy. Dito po ay may relasyon dun sa pag-uusapan natin na graft and corruption na nagaganap at unti-unti nang sumisingaw. Talagang walang baho na hindi talaga na lumalabas. Sabi po dun, at inulat din natin sa inyo na meron pong isang hurado na parang inimbitahan siya going to the place where Miss Universe happens, 'di ba? Kung saan ginanap 'yun. Pero dinisqualify siya ni Miss of course, number one na diyan itong si Miss Anjak, Jack Radjotatip, na sinasabing isa sa pinaka head, no, or pinaka organ o pinaka mataas doon sa organization na 'yon. So dahil dito, hindi po siya natuloy para po mag-judge. And this time, ito na nga, no, dahil marami po talaga iba't ibang lahi na po ang nagpo-pursue na dapat daw ay magkaroon ng investigation at pakialaman na ng Thai government ito pong nangyari na anomalya dito po sa Miss Universe 2023. And this time, meron po mga naglabasa na news dahil isa sa Miss Universe 2015, Miss P Awards back, ay unti-unti na nga po na nabibisto yung korupsyon na nangyayari po sa nasabing event. Sabi po dito sa isang news online ng Bandera, P Awards back, sabi niya. Sabi niya, sa makukuha ng Voice of Change beneficiary, $12,000 lang. So, kinwestiyon niya po ito. Kini-question ni Miss Universe 2015 P Awards back ang naging mechanics ng The Voice of Change video contest ng Miss Universe 2023. Tila hindi po sang-ayon ang dating reigning queen sa naging desisyon ng organisasyon na $12,000 lang ang matatanggap na beneficiary, yung beneficiary na nagwaging kandidata. Kasi yung Voice of Change kasi, parang kung magkano po yung votes, 'di ba? Yung kabuuan ng votes, bibigyan po nila yung mga charity na kanilang napili. Sa kanyang Instagram broadcast channel na Life Updates with Pia, inamin ng beauty queen actress na marami siyang mga tanong ukol sa Voice of Change contest. So wait, sabi niya, magkano ang isang vote sa Voice for Change? $1. Ang isang dollar po ay equivalent of, kapag dito po sa Philippine money natin, is nagkakahalaga siya ng 55 pesos. More or less, 55. Ngayon po, sa panahon ngayong araw na ito. So wait, sabi niya, kung isang how many votes did the top girls get? Ito na, nagko-compute na po siya. $1 per vote, tapos umaabot sa hundreds of thousand yung votes, pero $12,000 lang. So totoo naman, 'di ba, questionable, lalo na po sa Pinas. Kung titignan po ninyo, isa si Miss Michelle D sa mga nagtamo or parang nabigyan ng pagkakataon or winner dito po sa tinatawag na Voice of Change dahil talagang united po ang Pinoy sa pagboto. Sabi dyan, kung yung votes pero $12 lang mapupunta sa chosen charity winners ng tanong ni Pia, dagdag ng asawa ni Jeremy, sabi niya, Jeremy Jonesy, so kung makaka 300,000 votes ka, $300,000. Ang laki noon, 'di ba? Almost sa kung 300,000 kasi sa 12K magkano lang eh. Nasa ano lang 'yan, nasa 100,000. So pag 300,000 na ang pinag-uusapan na USD, nasa millions na 'yan. Tapos ang ibibigay lang nila eh wala pa pong 10% or more or less 10% po doon sa 300,000. No, na
nalikom po dun po sa nasabing Voice of Change votes. Say ni Pia, sana raw ay percentage yung nakuhang boto ng Miss Universe, which is true, ba? Diba? Kung nakakuha po ng $300,000 ang isang Miss Universe, dapat may percentage doon na ibibigay. Pero doon kasi, parang hindi makatarungan na ganun lang kakarampot lang ibibigay sa charity. So, yun yung pinaglalaban ngayon ng Miss Universe 2015, na parang sumisingaw na meron talagang corruption na nagaganap. So, habi diyan, say ni Pia, percentage na nakuhang boto ng Miss Universe 2023 candidate ang mapupunta sa kanilang beneficiary at maging factor ang vote sa pagpasok sa top 20 para makahikayat pa ng ibang boto sa madla. Di naman ako part ng org and nobody asked, pero sana percent ng votes mapunta sa charity, like 50%. Kung 300,000 votes, dapat 50% man lang. Tama naman, ang dami pong kandidata na yun. Kaya pinagtataka ng marami, bakit daw ang Miss Thailand ay hindi po nag-effort sa pagboto dito po sa nasabing event na ito. Dahil alam na rin po talaga nila at may manipulation talagang nagaganap dito po sa nasabing ano na to, nasabing Miss Universe, ano? So siguro po ito na rin po yung isa sa mga effect kung bakit nagdeklara na rin po itong si Miss Anna Jack Rajutatip ng pagkalugi bankruptcy sa kanya pong JKN Global Company, which is ito po yung isa sa mga parang organization na isa rin sa mga tumutulong sa Miss Universe na pageant, no? Still, sabi niya, we have deserving winner. What a beautiful crowning moment and such heartfelt reaction, sabi ni Pia. Matatanda ang isa sa mga kandidatang idiniklara ng gold honoris ng Voice of Change during the coronation night ng Miss Universe 2023 ay ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D. Alongside win na Ana Barbara ng Angola at Carla Gulfu ng Puerto Rico. So yun po yung isa sa mga isinisigaw ng lahat. It only means na talagang malaki ang kickback, no? Malaki ang korupsyon na nangyayari dito. Siguro, ito po i-POV ko lang, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nag-resign na rin itong si Paula Shugart dito po sa nasabing prestigious event na ito, dahil hindi niya na rin masikmura ang korupsyon na nagaganap dito po sa loob ng pageant na ito. So dahil dyan, eto na, mag-react tayo sa mga komento ninyo sa comment section. Tingnan natin ang komento mula kay Rovina 266. Ang humingi lang ng apology or apologize ay yung totoong nagkamali lang. Pero kung sinadya nila yun, mahirapan silang humingi ng pasensya sa TV or personal na humingi ng pasensya kay Michelle. Kasi mahalata na nagkukunwari lang sila dahil dinadaya nga sila ang ginawa nila kay Michelle. Alam niyo po, sa taas po ng pride nitong si Anjack Rajutatip, hindi niya po gagawin yan. Kaya nga, diba sa live video nga, lagi niyang sinasabi na Pilipinas daw mag-move on na. Yun lang po yung pinaka-comforting words na binibigay niya sa mga Pinoy. Pero wala siyang paliwanag. Sabi po ni Maria Lau, it seems MMD is taking all the discrepancy and anomaly lightly. I wonder what was the reason and motives behind her being so extra friendly and accepting with the very reason and person that is causing all this issue. Just wondering, is there something brewing between the friendship between these two that we are not aware of? Ayun nga eh, ito po yung isa sa mga malaking issue ngayon, di ba? Dahil po ang Thailand ng isa sa mga parang nasabing doon nga sa pagkakamali ng top 5, tuloy nabibigyan tuloy ng ng Malaysia na baka daw pinakaibigan lang nitong si Miss Thailand ang Pilipinas dahil nga ayaw niyang madami sa issue, no? So ayaw na lang natin mag-judge, 'di ba? Kasi tanging si Miss Michelle di lang talaga nakakaalam niyan. Sabi ni Ryan Taladua, moving on is an easy task. Knowing an anomaly is incurred especially to the Miss Universe org and its owner, justice should be served before moving on or else it would not prosper. It goes long way still and round as it goes back and will not end. True naman, 'di ba? Hindi naman po talaga hindi naman po talaga madali mag-move on. Ang gusto po natin magkaroon ng biggest change doon po sa organization na 'to kasi mauulit lang siya ng mauulit eh. Sabi naman po ng isang user, all is already done and dapat lang naman ay aminin nila na mag-apologize kay Michelle and on a live TV para mapanood ng lahat yung pagkakamaling nagawa nila at ni hindi wala silang ginawang hakbang para itama.
So tama naman po itong isa sa mga user na to, no, isa sa mga YouTube viewers po natin na dapat meron silang gawin, no, na dapat itama yung kanilang pagkakamali. Hindi yung palagi na lang, kasi kung sa Pilipinas po nangyari yan at may ganyan, paniguradong hindi rin papayag ang Thailand na hindi po magpaliwanag ang Pilipinas. It only means na parang binubuli lang yung ating bansa. Kaya yun ay kinagagalit ng mga Pinoy ngayon. Sabi ni Anime, we can forgive but we should let them know the consequences. No more representative from the Philippines as long as Halu Universe is the owner. No more support for the Miss Universe pageant from Filipino fans. No more MU telecast from local broadcasting network. O yan. Isa ito sa pinaka pwedeng gawin ng Pinas na sana, kasi sayang po yung pondo na ginagamit para po mag-send tayo ng representative, tapos magkakaroon lang ng cooking show, magkakaroon lang ng dayaan, ba? Diba? So dapat bigyan natin ng big lesson yan, no? Sabi naman po ni Edith Usman, million sorry is not enough. Damage has been done, and cannot be undone. Words move on, it's not easy to accept. True. Kasi yun po yung lagi nilang Kumbaga parang tapos na, nagawa nyo na natapos na yung issue, pero hindi nyo pa binibigyan ng paliwanag or hindi nyo man lang nililinis yung inyong mga konsensya pagdating po sa bagay na ito. Yun yung kinaiinis natin, ba? Diba? Tapos itong si Miss Anjakrat Jutatip, nagla-live pa siya, lagi siya nagla-live. Pero kapag pupuntahan niyo yung kanyang live, binubura niya din kapag tapos niya mag-live. Sabi naman ni Sherwin de la Men, tanggapin na lang natin ang apologize nila, pero syempre dapat on command live sa TV nila gawin ito. Tama nila ang mali, saka pa naman natin hayaan na kunin nila ang panalo na ang dulot sa kanila ay kahihiyan. Boycott na rin natin ang MU nang malaman nila na hindi tayo nagbibiro. Yan. So ito naman po ang ilan sa mga pasabog ni Mr. Sherwin de la Men, no? No, tuluyan na nga pong i-boycott. Alam niyo po, hindi kailangan po talaga is mag-gain ulit ng MU ang kanilang credibility, yung mga organizer ng nasabing event na ito. Kasi pag nangyari yan, kawawa naman po kung magpapadala na naman ng panibagong representative. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Daredz TV. And also, I have my TikTok account, which is Daredz TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!